Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Hanggang saan ang tiwala mo sa ibang tao? Ikaw ba yung tipong sobra-sobra magbigay ng tiwala sa iba? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang Pinay sa Amerika na nasobrahan ng tiwala at siya ay napahamak. Tunghayan natin ang kwento ni Mina. April 25, 2001 sa Utah, America, ang mga pulis ay rumisponde sa isang report tungkol sa isang sasakyan na nasa parking lot ng isang hotel. Mayroon umanong babaeng tulog sa loob ng sasakyan. Pinuntahan ito ng mga pulis at sinilip ang babae. Kinatok at sinubukang gisingin ng mga pulis ang babae sa loob, ngunit tila hindi ito nagigising. Sinilip ulit mabuti ng mga pulis ang babae sa loob ng kotse at napansin nilang may dugo ito sa ulo. Agad na puwersa ang binuksan ng mga pulis ang kotse at nakita nga nila na may tama ng bala sa ulo ang babaeng biktima at ito ay wala ng buhay. Walang nakitang baril sa loob ng sasakyan kaya imposible na ito ay suicide. Hinala nila may foul play or murder ang nangyari sa babae. Ang babae sa kotse. Ang babaeng natagpuan ang patay sa loob ng kotse ay kinilalang si Mina Paleha, 54 years old. Si Mina ay isang Pinay at siya ay pumunta sa Pleasant Grove, Utah, America ng taong 1975 para tuparin ang kanyang pangarap. Matapos ang dekadekadang sipag at tiyaga, ay naging isang matagumpay na businesswoman si Mina. Maraming negosyo si Mina, pero ang pinakamalaki at kilala ay ang Mira Vista Care Center. Milyong-milyong dolyar ang net worth ni Mina dahil magaling ito sa negosyo. Maganda ang bahay ni Mina at ito ay nasa isang magandang lugar. Si Mina ay isang debotong Mormon at siya ay nakatira sa Pleasant Grove dahil karamihan ng mga nakatira dito ay debote din ng Latter-day Saint. Maraming kaibigan at kakilala si Mina sa business at religious community. Napaka matulungin numano ni Mina sa simbahan. Kapag hindi siya busy sa kanyang real estate at iba pang negosyo, si Mina ay makikita sa simbahan at nag-volunteer sa mga activity kasama ang kanyang mga kaibigan. Napaka-active nito sa simbahan at marami nang natulungan si Mina dahil dito. Maka-Diyos talaga si Mina kaya naman importante sa kanya na tumulong sa mga nangangailangan lalo na at siya ay may kakayahan. Hindi ito nagdadalawang isip na magbigay ng tulong pinansyal sa mga taong lugmok. Kaya naman labis ang pagkagulat at pagkalungkot ng mga kaibigan at kapamilya ni Mina nang malaman nila ang kalulos-lunos na pagkamatay nito. Humingi sila ng ustisya at sana ay mahuli na nga agad kung sino man ang gumawa ng karumal-dumal na krimen sa isang taong napakabait at matulungin. Ang imbestigasyon. Ayon sa mga pulis, bihira ang krimen tulad ng murder sa lugar ni Mina. Pero tumataas ang kaso ng nakawan. Kilala si Mina na isang mayamang negosyante sa kanyang lugar, pero hindi naman mukhang ninakawan ang sasakyan ni Mina. Pero may isa-isang katakatakang ebidensya ang nakita sa kanyang kotse. Mayroong sunog na tela na nakausli sa gas tank. Kung sino umano ang may gawa ng krimen ay siguradong gustong sunugin ang kotse kasama ang labi ni Mina para masiya ang lahat ng posibleng ebidensya. Kung ito ay kaso ng pagnanakaw, pwede naman daw nakawan lang si Mina dahil siguradong magpapaubayo lang ito para sa kaligtasan ng kanyang buhay. Kung sakali naman na nanlaban si Mina at napatay ito, bakit kailang pang tangkaing sunugin ang kanyang kotse kung wala namang relasyon ang magnanakaw sa biktima? Kaya't naniniwala ang mga investigador na ang kaso ni Mina ay isang murder. Pero sino ang may motibo para patayin si Mina? May asawa si Mina pero ito ay iniwan niya na sa Pilipinas at hindi pa nga sila sigurado kung hiwalay na ang dalawa. Kaya imposible na asawa ni Mina ang may sala. Mayroong anak na babae si Mina na ang pangalan ay Sheila na nakatira sa katabing state ng Utah. Bihira mag-usap ang mag-inang Mina at Sheila.
Kung mamamatay si Mina, sigurado na lahat ng ari-arian niya ay mapupunta kay Sheila, kaya may motibo ito para patayin ang sariling ina. Kinausap ng mga pulis si Sheila para makakuha ng impormasyon. Ayon kay Sheila, hindi niya kaklose ang kanyang ina na si Mina, pero mahal niya ito at siya ay labis na nalulungkot sa pagkawala ng ina. Napakabait at mapagmahal ng kanyang ina at wala siyang maisip kung sino man ang merong motibo para patayin ito. Nagsisisi nga siya at hindi sila nagkaayos ng kanyang ina bago man lang ito pumanaw. Si Sheila ay may solid na alibi dahil ng araw na pinatay ito, siya ay nasa kanyang bahay sa ibang state. Mag-isa lang nakatira si Mina sa kanyang bahay at napaka-pribado. Simple lang mamuhay at walang luho at piling-pili ang mga matatalik na kaibigan. Kaya napakababa ng tsansa na ito ay patayin o kahit man lang pagtangkaan ng kanyang buhay. Maraming kinausap ang mga pulis at nagulat sila na wala masyadong alam ang mga tao sa buhay ni Mina. Nahihirapang maghanap ng sospek ang mga pulis dahil kakaunti nga ang nalalaman nila sa buhay ni Mina. Sadyang napakabait at simpleng tao nito. Inisip ng mga investigador na baka isa itong crime of passion. Masyadong pribado ang buhay ni Mina, kaya naman baka mayroon daw itong tinatagong boyfriend o kadit. Pero wala ding nakuhang impormasyon ang mga pulis na mayroong lover si Mina. Binaling naman ang mga pulis ang kanilang atensyon sa mga negosyo ni Mina. Marami umano ang mga kasosyo ni Mina na may posibleng motibo para siya ay patayin. Madaming negosyo si Mina tulad ng commercial property rental, real estate at retirement home. Posible umano na may nakaalitan si Mina na business partner at itong taong to ay binalak na saktan o siya ay patayin. Kung ano ang bait ni Mina sa komunidad ay kabaliktad na naman daw ito pagdating sa negosyo. Si Mina ay hindi basta-basta nagtitiwala sa kanyang mga business partners. Hindi umano ito nagpapatalo o nagpapalamang pagdating sa kitaan ng pera. Mayroon umanong isang negosyante na naiinis kay Mina dahil nalamangan ito o hindi nasunod ang unang kasunduan nila ni Mina. Ngunit hindi naman ito sapat na dahilan para humantong sa isang krimen. Dito na tumingin ang mga pulis sa mga tauhan o trabahador ni Mina sa kanyang kumpanya. Baka mayroong empleyado si Mina na galit sa kanya. Inisa-isa na mga pulis ang mga tao sa kumpanya ni Mina at lahat ito ay puro papuri at pasasalamat sa kanilang boss na si Mina. Pero mayroong isang empleyado na labis ang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang boss. Ang empleyado niya ay si Kerry Faye Brown, 38 years old. Si Kerry ay kanang kamay ni Mina. Ang kanilang samahan ay higit pa sa trabaho. Parang matalik na kaibigan ni Kerry si Mina at tingin ni Kerry ay pangalawang nanay naman niya si Mina. Kapapangalak lang ni Kerry ilang araw bago mamatay si Mina. Napakalaki umano ng tulong ni Mina kay Kerry habang ito ay nagbubuntis hanggang sa panganganak. Sa unang araw pa lang ng trabaho ni Kerry ay nakasundo na daw niya agad si Mina at parang anak na nga ang tuling sa kanya. Ayon kay Kerry, wala daw siyang alam na empleyado na pwedeng may motibo para patayin si Mina. At may ibinunyag din itong sikreto. Ang sikretong iyon ay may cancer umano si Mina. Tinulungan ni Kerry si Mina sa kanyang sakit at tumira ito sa bahay ni Mina at buong araw silang magkasama para mamuhay ng normal ang kanyang boss at kaibigang si Mina. Napakalaki ng utang na loob ni Kerry kay Mina at si Mina ay tiwalang tiwala kay Kerry. Ang naiisip lang ni Kerry na pwedeng may motibo sa krimen ay ang mismong anak ni Mina na si Sheila. Nauna na nga ang kausapin ng mga pulis si Sheila tungkol sa kanyang ina. Posible nga ang tama si Kerry dahil alam naman ng lahat na hindi magkasundo ang mag-ina. Maaari umanong naingit si Sheila sa relasyon ni Kerry sa kanyang ina na si Mina dahil imbis na siya ang kasakasama ng ina ay si Kerry ang nagsisilbing mabuting anak. Binalikan ng mga pulis ang isang dokumento na nakita ang kotse ni Mina nang siya ay natagpo ang patay at nakita nga nila ang isang dokumentong
hindi pa tapos na tila pinapalitan ni Mina. Ang dokumentong ito ay ang kanyang last will and testament at kung sino ang magmamana ng milyon-milyon niyang mga ari-arian. Ayon sa mga investigador, kung tatanggalan ng mana si Sheila, ay pwede siyang magkaroon ng motibo para patayin ang kanyang nanay bago pa man niya mapalitan ang kanyang last will. Pero malakas ang alibay ni Sheila na siya ay nasa kanyang bahay at napakalayo nito kung saan nangyari ang krimen. Ayon naman sa ilan, baka umano nag-hire ng hitman si Sheila. Pero sa pag-iimbestiga, walang makitang butas at koneksyon ang mga pulis na may kinalaman si Sheila sa pagkamatay ng kanyang nanay. Binaling ulit ng mga pulis ang kanilang atensyon kay Kerry. Bagamat napakalabo na si Kerry ang suspect dahil kapapanganak lang nito at nasa ospital. Kalaunan, napag-alaman ng mga pulis na magulo ang nakaraan ni Kerry bago ito nagtrabaho kay Mina. Si Mina ay likas na matulungin at mabait sa kahit na sino, kaya hindi nakakapagtaka na ang gaya ni Kerry na may problema ay kanyang tutulungan. Si Kerry ay taga Arizona talaga pero lumipat ito sa Utah para makatakas sa mga problema. 33 years old pa lang si Kerry ay nakadalawang divorce na ito at nagkaroon ng tatlong mga anak. Nagtrabaho si Kerry bilang 911 dispatcher at dito niya nakilala ang kanyang bagong boyfriend. Di katagalan sila ay nagkaanak. At ito na ang pang-apat na anak ni Kerry. Magulo ang kanilang relasyon, kaya nagdesisyon si Kerry na lumipat sa Utah kung nasaan ang kanyang kapatid na babae. Pagdating ni Kerry sa Utah ay agad itong nagtrabaho bilang admin sa retirement care center ni Mina. At wala pang isang taon ay napromote si Kerry bilang kanang kamay at laging kasama ni Mina sa halos lahat ng oras. Kalaunan, ang ex-boyfriend ni Kerry ay nagparamdam ulit at bumibisi-bisita kay Kerry kada isang linggo. At nagbunga nga ulit ang kanilang pagsasama at nabuntis na naman si Kerry at tinulungan sila ni Mina habang siya ay nagbubuntis. Ayon kay Kerry, pinapakain siya ni Mina ng weird Filipino dishes at sumasama ang kanyang pakiramdam. Ayon kay Kerry, bayulente at madalas daw silang nag-aaway ng kanyang boyfriend kaya nga siya umalis sa Arizona papuntang Utah ngunit tila hindi din natitiis ni Kerry ang kanyang boyfriend lalo na't sinusuyo siya nito. Pinayuan siya umano ni Mina na iwan o tuluyan ng hiwalayan ang kanyang boyfriend para matapos na ang kanyang problema at para na rin sa ikabubuti ng kanilang magiging anak. Ayon sa mga pulis, mukhang ang boyfriend ni Kerry ang magiging unang suspect nila sa pagkamatay ni Mina. Subalit, ang boyfriend pala ni Kerry ay kabaro din nila at isang pulis. Si Matt Masino ay isang pulis sa Arizona. Bilang pulis, madali para kay Matt na lumapit kay Mina at mayroon itong baril na pwede niyang gamitin sa pagpatay kung talagang masama si Matt. Kinausap ng mga investigador si Matt at giit ni Matt ay wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mina. Kinumpiska ang baril ni Matt para ito ay ma-check ng forensics. Ayon sa forensic expert, ang pagkakarabaril kay Mina ay malapit masyado sa ulo, kaya malaki ang posibilidad na ang baril ay natalsikan ng dugo. Sa unang tingin ay walang makita ang mga forensics sa baril ni Matt dahil masyado na itong malinis. Pero sa pangalawang check, ay mayroon silang nakitang dugo sa loob ng bariles at lumabas sa DNA test na ang dugo na nakita sa baril ni Matt ay nagmatch sa DNA ni Mina. Kumpirmado na ang baril ni Matt ay ang murder weapon sa pagpatay kay Mina. Mariin naman itinanggi na Matt na hindi siya ang pumatay kay Mina at nabanggit nga niya na nang araw na namatay ito ay nawawala ang kanyang baril. Dagdag pa niya, siya daw ay nasa bahay ni Kerry ng mga oras na iyon. Nainis pang umano si Matt kay Kerry dahil ng araw na iyon ay itinabi daw ni Kerry sa ibang lalagyan ang baril kaya hindi niya ito nakita agad.
Ito daw ay para masigurado ang kaligtasan at seguridad sa loob ng bahay. Tinuturo naman ni Matt na si Kerry ang dapat tanungin kung ano ang nangyari kay Mina. Halos buong araw sila magkasama ni Kerry nang araw nga na mamatay si Mina. Sa di inaasahang pagkakataon, bigla namang tumawag ang isang bangko ni Mina sa mga pulis. Ayon sa bangko, ang mga cheque na inissue ni Mina sa iba't ibang vendor o supplier para sa retirement care center ay tumalbog. May kakaiba sa accounting records at kailangan daw itong ma-check. Agad naman itong inusisa ng mga pulis at nakumpirma nila na may nawawalang pera sa account ni Mina. At ang account at kustudya ng pera ay si Kerry Faye Brown. Ang posisyon ni Kerry sa kumpanya ay taga-manage ng accounts receivable at accounts payable. Binibigyan din ng pahintulot ni Mina si Kerry na mag-issue ng mga cheque gamit ang bank account ni Mina. Pinasugpina ng mga pulis ang bank records ni Kerry at doon nila nakita na maraming pera ang pumapasok sa kanyang account maliban sa kanyang sahod sa retirement center. Halos $40,000 o 2.2 million pesos ang pumasok na pera sa account ni Kerry na galing sa bank account ni Mina. Nangyari ito dahil kontrolado lahat ni Kerry ang labas at pasok ng pera ni Mina sa kanyang mga negosyo at walang nag-o-audit kay Kerry. Maaring naging motibo ito ni Kerry para patayin si Mina dahil malaki ang posibilidad na nahuli si Kerry ni Mina dahil ito ay nasa ospital at cesarean pa. Pero paano nagawa ni Kerry ang krimen kung siya ay nasa ospital? Buong pagkakaalam ng mga pulis, 4 na araw na nasa ospital si Kerry, pero lumabas na 2 araw lang na nasa C-section si Kerry at kahit na pinagbabawalan ng mga doktor, ay nagpumilit itong magpa-discharge. Kinausap ng mga pulis si Kerry at sinabi niya sa mga ito na siya ay nagpa-discharge na maaga at nang araw na namatay si Mina, siya ay nasa park kasama ang pamilya. Pero mayroon palang mga witnesses sa parking kung saan naiwan ang kotse at labi ni Mina. Ayon sa isang witness, nakita niya si Kerry sa parking lot. Pero tugon naman ni Kerry ay nagsha-shopping siya sa isang mall na mga oras na iyon. Dito na nagtaka ang mga pulis dahil sinong bagong panganak at cesarean pa ang lalabas agad ng ospital, lalabag sa utos ng doktor at kinabukasan mamamasyal agad sa park at magsha-shopping pa? Paano nagkaroon din ng maraming pera si Kerry na hihigit pa sa kanyang sahod? At bakit siya itinuturo ng kanyang boyfriend na si Matt kung siya ay inisente? Nakabuo ng kaso ang mga pulis at hinala nila ay baka nalaman na ni Mina ang pagnanakaw na ginagawa ni Kerry habang ito ay nasa ospital. At sa takot na mahuli, ay inunahan na ni Kerry ang kanyang amo, kaibigan at nanay-nanayan at pinatay ito. April 2022, isang taon matapos mamatay ni Mina, ay inaresto ng mga pulis si Kerry at ang kasong isinampa sa kanya ay murder at fraud o embezzlement of funds. Ayon sa panayam kay Kerry, siya ay nagulat nang siya ay inaresto. Akala ng mga pamilya at kaibigan ni Mina ay makakamit na nila ang hustisya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang prosecution ay nagdesisyon na i-dismiss muna ang kaso sa kadahilanang mahina ang mga ebidensya laban kay Kerry at ang mga witnesses na pwedeng magdiin kay Kerry ay hindi nila mahagilap. Hindi naman tumigil ang prosecution na ipaglaban si Mina kaya ang ginawa nila ay kumuha sila ng mga phone records at nakumpirma nila na si Kerry ay nasa araw, oras at lugar kung kailan at saan natagpuan ang labi ni Mina. Ibig sabihin, sila ay magkasama ng oras na mamatay ito. Kaya naman, nakahingi ng warrant of arrest ang prosecution sa judge na halugugin ang bahay ni Kerry para makakuha pa ng ibang mga ebidensya. Nakita ng mga pulis sa bahay ni Kerry ang isang damit na mayroon gunpowder residue. Ibig sabihin, ang taong may suot ng damit ay gumamit ng baril.
Nakita din nila ang mga financial statements na nawawala sa opisina ni Mina. Matapos ang 3 taon, April 2004, kinasuhan ulit si Kerry ng kasong murder at theft. Ang mga witness na makakatulong sa kaso ay nagsalita na din at nakumpirma nga na nalaman na ni Mina ang ginagawang pagnanakaw ni Kerry. Hindi lang nakumpronta agad ni Mina si Kerry dahil kapapanganak lang nito. Ang ibang witness naman ay nakumpirma na si Kerry ay nakita nila malapit sa kotse kung saan namatay si Mina at tinangka niya itong sunugin bago umalis. August 2005, nakipag-areglo si Kerry sa korte at prosecution. Si Kerry ay nag-plead ng no contest to second degree murder at 2 counts of fraud. Ibig sabihin, tinanggap ni Kerry ang parusa o hatol sa kanya ng korte sa mga kasong isinampa sa kanya, pero sinasabi din niya na hindi siya guilty sa pagnanakaw at pagpatay. Ayon sa panayam kay Kerry, pagod na siya na ipaglaban ang kanyang sarili kaya niya ginawa ito. Hindi mahatulan ng guilty si Karen ng korte dahil walang ebidensya ni si Kerry nga ang nagpaputok ng baril at ang binaril niya ay si Mina. Pero malinaw naman sa mga ebidensya na nakuha na si Kerry ay may kinalaman sa pagkamatay ni Mina. Hinatulan si Kerry ng 30 years na pagkakulong at pwede lang siyang mapardon kung aaminin niyang guilty siya sa kasong murder at theft. Dismayado naman ang anak ni Mina na si Sheila sa naging resulta ng kaso. Ayon kay Sheila, paano nagawa ng gobyerno na abuti ng 4 taon ang kaso at ang suspect ay hindi nakakulong at malayang nagagawa ang mga gusto. July 2018, 13 years matapos mamatay ni Mina, inamin ni Kerry na ninakawan niya si Mina pero iginiit niya na wala siyang kinalaman sa pagkamatay nito. Makalipas naman ang 2 taon, June 2020, inamin na din sa wakas ni Kerry na siya ang pumatay kay Mina. Ayon sa salaysay ni Kerry, magkasama sila ni Mina sa kotse at kasama pa nga niya ang kanyang bagong panganak na sanggol. Nag-usap sila ni Mina sa kotse habang nakapark at inamin ni Kerry kay Mina na siya ay nagnanakaw sa kumpanya. Nagawa niya daw ito para sa pag-ibig at para daw maayos niya ang relasyon niya sa kanyang boyfriend na si Matt at makapagbigay na magandang buhay sa kanyang mga anak. Nagdilim daw ang kanyang paningin at inilabas niya ang baril na kinuha niya kay Matt at binaril niya si Mina na agad namang binawian ng buhay. Matapos noon ay agad siyang umalis at blanko na ang kanyang isip. Hindi niya alam kung paano niya nagawang umalis sa crime scene kasama pa ang kanyang sanggol na anak. Nagsisisi ng lubusan si Kerry sa kanyang ginawa at ang kanyang pagkakulong na halos 15 years ay nakatulong sa kanya para magbago at humingi ng tawad sa sarili, kay Mina at sa Diyos. July 2020, sa edad na 58 years old, siya ay napardon at nakalaya matapos lamang ang halos 15 years sa kulungan. Ano po ang masasabi nyo sa ating kwento ngayon? Nagkamali ba ng taong pinagkatiwalaan ang ating kababayan si Mina kaya nahantong sa krimen ang lahat? Bihira naman ang mga ganitong kaso na nahahantong sa krimen dahil lang mali ang pinagkatiwalaan ang tao. Pero meron ba kayo mga personal experiences o opinion hinggil sa pagtitiwala sa isang tao para maiwasan ang mga ganitong panluloko na pwedeng humantong sa isang krimen? Pwede niyo yang i-comment sa ating comment section para nalin dagdag kaalaman sa ating iba pang mga manonood. Para naman po sa dagdag kaalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!